Hello everyone! Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kasunod na aralin patungkol sa agricultural crop production. Ito ay ang perform estimation or basic calculation in the workplace. With the subject code TLE_AFAC7-8MC-0E. Handa na ba kayong matuto? Inaasahan ko na handa na kayong matuto. Ang aralin na ito ay tiyak na magbibigay sa atin ng maraming kaalaman na magagamit nyo sa inyong hinaharap. Kaya tara, mag-umpisa na tayo. Ang mga objectives o layunin para sa aralin na ito ay ang mga sumusunod. Una, follow procedures in reporting to appropriate person the estimate of materials and resources. Pangalawa, perform estimations or calculations to be done according to the job requirement. And pangatlo, employ different techniques in checking the accuracy of result. Ang pagtatansya at ang calculation kaugnay sa agrikultura ay mahirap, lalo na kung wala tayong sapat na kaalaman patungkol sa matematika. Kaya bago natin umpisahan ang pagkocompute sa surface area, mga proportion, at ganoon na rin sa kita ng ating magiging negosyo, kailangan muna natin balikan ang mga basic arithmetic operations and concepts. Una, talakayin natin fraction. A fraction simply tells us how many parts of a whole we have. It can be recognized by the slash mark of division between two numbers. The upper number is called numerator, and the lower number is called denominator. Ang fraction ay ang pagkakahati ng mga bagay base sa kung ano nga ba ang kaniyang kabuuan. Narito ang isang halimbawa ng paggamit ng fraction sa agrikultura. A farmer wants okra, kamatis, talong, and sitaw to be equally planted in his 1 hectare of land. How much of hectare shall be planted with okra? Sa halimbawa na ito, ang magsasaka ay mayroong 1 hektaryang lupain. Sa 1 hektaryang lupain nito, nais niya magtanim ng 4 na iba't ibang klase ng pananim: okra, kamatis, talong at sitaw. Ngayon ang tanong, gaano kalaki bahagi ng kanyang lupain ang matatamnan ng okra? Pansinin natin ang larawang ito na nagpapakita ng kabuuan. Binanggit kanina na mayroong 4 na itatanim: okra, kamatis, talong at sitaw. Kung gayon, kailangan hatiin lamang
ang isang ektarya ng lupain sa apat na pantay na bahagi, o tinatawag nating 4 equal parts. At ang 4 equal parts na ito ay tatawagin natin bilang 1/4. Ibig sabihin, ito ay isa sa apat na bahagi ng kabuuan. Muli, ito ay isang bahagi sa apat na kabuuan. Ngayon naman ay tuklasin natin ang konsepto ng percentage. In mathematics, a percentage is a number or ratio expressed as fraction of 100. It is usually recognized using the percent sign. Percent also mean per 100. Pansinin natin ang larawan na ito. Sinasabi na ang percentage ay isang daang bahagi ng kabuuan. 1% of this line is shaded green. It is very small, isn't it? Isang bahagi sa isang daan. O maari nating tawaging 1%. Pansinin ang kasunod na larawang ito. 25% means 25 per 100. 25% of this box is green. Kaya kung papansinin nyo, sa isang kabuuan na hinati sa isang daan, 25 o 25 ang merong shade na green. Ito ay nagpapakita ng 25%. Kasunod nito naman ay mapapansin natin ang 50%. It means 50 per 100 or 50 shaded green boxes of 100. Kaya kung papansinin ninyo, ang 50 sa kabuuan ng isang daan ay mayroong kulay green. Muli, ito ay 50%. Ngayon dito naman mapapansin natin, we can also compute the percentage by multiplication. 20% of 80 is question mark. Sundan natin. 20% is equal to 20 over 100. As is stated above, percent is per 100. Huwag tayong mali dito na kahit ang tinatanong ay 20% of 80, mananatili ang 20 over 100. And 20 over 100 times 80 is 16. Pansinin natin ang nangyari. 20 over 100 times 80. Bilang ang hinahanap natin ay 20% of 80. At ang naging sagot nito ay 16. So, 20% of 80 is 16. Maaring sanayin ang inyong sarili sa iba pang mga halimbawa na ibibigay ng iyong guro. Narito ang isa pang halimbawa. As agreed, the farmer should give 50% of his harvest to the owner. If the farmer harvested 20 sacks of corn, how many sacks of corn should he give to the owner? Mayroon daw kasunduan, ang magsasaka at ang may-ari ng lupa. Ayon sa kanilang kasunduan, kalahati o 50% ng maaani ng magsasaka ay ibibigay sa may-ari ng lupa. Ngayon, alamin natin kung paano ito i-compute.
50% is equal to 50 over 100. Muli, 50 over 100, 100 ay mananatili bilang per 100 ang percentage. 50 over 100 times 20. Bakit 20 ang ginamit? Sapagkat mayroong 20 sacks of corn na siyang paghahatian ng magsasaka at ng may-ari ng lupa. At ang naging sagot ay 10%. 50% of 20 is 10. Nawa ay nasundan niyo ang halimbawang naibigay. Narito naman at pag-aralan natin ang konsepto ng ratio. A ratio compares values. It says how much of one thing there is compared to another thing. Ibig sabihin, pinaghahalintulad ang mga bagay-bagay. Tingnan natin ang halimbawa sa ibaba. Mayroong tatlong asul na kahon. Katabi nito ay isang dilaw na kahon. 3, 1. Yon ay tinatawag na ratio. Ibig sabihin, sa bawat tatlo na bahaging asul ay mayroong isang bahaging dilaw. Ratio can be written in different ways. 1. Use colon to separate values. Example, 3, 1. Number 2. Use the word 2. Example, 3 to 1. At number 3, write it like a fraction, 3 over 1. Narito ang isang halimbawa ng paggamit ng ratio sa pagbubukid o agrikultura. According to the package instruction, the 1 liter of pesticide should be mixed 10 liter of water before application to the crops. Bago daw ilagay ang pesticide sa ating mga pananim, kailangan itong ihalo sa tubig. At ano ang kanyang ratio? 1:10 o 1 liter of pesticide to 10 liters of water. Ang pagsusukat ay isang mahalagang proseso sa ating pagpapaunlad ng gawain. Halos lahat ng ating ginagawa sa araw-araw ay sinusukat. Mula sa mga kasuotan na sinusuot, sa mga kagamitan na ating ginagamit, at maging sa pagkain na ating kinakain. Pansinin ang sapatos na iyong suot. Ano ang sukat nito? Paano nalaman na yun ay ang tamang sukat ng iyong paa? Gayon din sa mga makinarya. Ang bawat bahagi ng isang makinarya ay mayroong tiyak na sukat. Ito ay ginagawa para masiguro na maayos ang paggana ng bawat bahagi sa loob ng makinarya. Ang mga proseso ng pagtataya o pagtuklas ng mga sukat ay mahalagang gawain. Kaya naman, nararapat lamang na matuklasan natin at gamitin ang mga mathematical concepts sa ating buhay. Aralin natin ngayon ang standard base units of measure. The official standard system of measurement in the Philippines is the metric system. This is used to describe how long, how heavy, or how big something is. Now, let us discover the different metric units and their application in agriculture. Tuklasin natin ano nga ba ang gamit ng mga panukat o sukat na ito sa pang-araw-araw na gawain, at lalo na sa pag-aagrikultura.
Ngayon ay tuklasin natin ang standard units. Pansinin ang ating column headers, quantity, unit, at symbol. Sa ilalim ng quantity, naririto ang mga katangian ng pagsusukat sa isang bagay, tulad ng length o haba, mass and weight o ang bigat, capacity, volume, area, temperature, time, at angle ay mga kasunod dito. At ang bawat katangian na susukatin ay mayroong tinatawag na unit o katawagan sa pagsusukat nito. Meter para sa length, kilogram para sa mass and weight, liter para sa capacity, cubic meter para sa volume, square meter para sa area, degree Celsius para sa temperature, second para sa time, at degree para sa angle. At pansinin pang muli, sa dulo o ang ikatlo naman na kolom na ito ay nagpapakita ng simbol o mga katumbas ng bawat unit. Ginagamit ang mga simbol para mas mapaikli ang mga isinusulat sa mga dokumento. Ang meter ay may katumbas na M, kilogram, kg, liter, L, cubic meter ay may M cube, square meter ay may M squared, degree Celsius, degree C, second ay S, at degree ay gumagamit ng degree symbol. Narito at kasunod na tuklasin at aralin natin ang derived quantities. Pag sinabing derived quantities, ito ay mga katangian na kailangan nating gamitan ng dalawa o higit pang katangian para masukat at matuklasan ang halaga nito. Kabilang dito ay ang area, volume, at speed. Ang area, para makompute o malaman natin ang kanyang halaga, kailangan natin gamitin ang ibang dimensions tulad ng length at width. Ang unit para dito ay ang square meter na may symbol na m squared. Sa volume naman, gumagamit ito ng tatlong dimensions. Cubic meter naman ang unit para dito o m cube. At para naman sa speed, gumagamit tayo ng acceleration and velocity para sa kilometer per hour, kph ang symbol nito. Narito ang commonly used instruments for measuring different quantities. Kung inyong maaalala, sa unang aralin ng ating agricultural crop production, select tools and equipment ay natuklasan at inaral na ang measuring tools. Ngayon ay balikan lamang natin ang mga ito. Ang mga quantity o katangian na sinusukat tulad ng length ay nangangailangan ng ruler, meter stick o tape measure. Para naman sa weight, weighing scale. Volume, kailangan natin ng medicine dropper, cup, ruler, at meter stick. Ang area naman ay masusukat sa pamamagitan din ng ruler, meter stick, tape measure. Ang temperature ay ginagamitan ng thermometer, at para sa time, clock, watch, at calendar ang ating gamitin. Narito ang ilang mga halimbawa na kailangan nating tuklasin at aralin. When writing unit, there is a space and number S or period. Ang correct ay 50 ml. Mali na magkadikit ang numero sa symbol. Mali rin na mayroong letter S. At wala rin period sa dulo. A space is used as period separator instead of a comma. Pansinin na mali ang paggamit ng comma sa 5,000. Dapat ay espasyo na lamang ito o space. A zero is placed before the decimal point. Pansinin ang halimbawa, 0.75. Hindi 0.75.
Tumungo tayo ngayon sa fundamental quantities and their units and conversions. Ito ay mahalagang matuklasan para maayos ang ating pagkocompute at pagtatansya o estimation. Length. It is a physical quantity and is a measure of distance. The basic unit is meter. Symbol M. Ruler, meter stick, and tape measure are often used to measure the length of an object. Pansinin ang conversion table of length na nasa baba. Ito ay magagamit nyo sa inyong mga susunod pang gawain. Narito ang isang gawain. Let's convert. How many meters is 215 centimeters? So based on the table above, 100 centimeter is equal to 1 meter. Kaya naman, 215 centimeter times 1 meter over 100 centimeter ay 2.15 meter. Mass and weight. Mass refers to the amount of matter contained in an object. Thus, it remains the same regardless of the location. On the other hand, weight relates to the gravitational pull of the Earth upon a mass. Thus, a person's weight on the moon varies his weight on Earth. Just remember, mass and weight can be interchanged in our everyday activity. The basic unit is kilogram. Weighing scale is the common instrument used in measurement. Narito ang halimbawa sa pagkuha ng timba. How many ton T is 35,700 kilogram? Based on the table above, 1,000 kilogram is 1 ton. Kaya 35,700 kilogram times 1 ton over 1,000 kilogram is equal to 35.7 ton. Isa pa na kailangan nating tuklasin at aralin ay ang time. The basic unit of time is second. Clocks and calendars are the instruments used in measurement. Muli ay pansinin ang conversion table sa baba. Ito ay magagamit sa mga susunod pa nating gawain. How many seconds in one day? 24 hours by 60 minutes by 60 seconds is equal to 86,400 seconds. Narito naman at tuklasin, aralin natin derived quantities and their units. Surface area. Calculation of surface area is one of the most important part in farming. Measurement of farm inputs and labor will need to determine the size of your farm. Hence, it is essential that you know how to compute surface areas, starting with the most common ones. Area is the surface included within a particular set of dimensions. The basic unit of area is square meter, m squared. Tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan natin tuklasin ang derived quantity sa pamamagitan ng paggamit ng iba pang mga dimensyon. Ito ay mahalaga na ating matuklasan sapagkat dito nakadepende kung gaano karaming farm inputs at kung gaano katagal ang farm labor. Narito ang halimbawa. Sabihin natin na ito ay isang bahagi ng lupain.
na mayroong sukat na 1 meter by 1 meter. It is expressed as meter by meter, which is written as m squared. Ngayon naman, farms with regular shapes, squares, and rectangles. Para matuklasan ang sukat ng square, kailangan mo lamang na i-multiply ang isa niyang side sa isa pang side. Tulad ng halimbawang nauna kanina. Para naman sa rectangle, ang surface area nito ay makakompute pamagitan ng pag-multiply ng length sa width. In agriculture, hectare, HA, is the most common unit used. 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. Narito naman ang conversion table for area. Pansinin ang name of unit, symbol, at value. Kapansin-pansin na ito ay mayroong mga katumbas. Ngayon, gamitin natin ang ating natutunan kanina sa halimbawang ito. Find the area of this farmland. Kung mapapansin nyo, tila dalawa na hugis ang mayroon, square at saka rectangle. Ang square ay mayroong 200 meters by 200 meters. Habang ang rectangle naman ay mayroong 250 meters by 100 meters. Finding the area of the rectangle. First, identify the shape. The length is 100 meters. The width is 250 meters. Therefore, our solution is area A is equal to width times length 250 meter times or multiplied by 100. Therefore, the area of this lot is 25,000 meter squared or square meter. Finding the area of the square. Higit na mas madali dahil tulad ng sinabi ko, kailangan nyo lang i-multiply ang side sa isa pang side. At bilang ito ay even sides, length times width is 200 meters by 200 meters. Therefore, the area of this square lot is 40,000 meters squared. Now, let us convert the surface area into meter squared to hectare. Surface area in hectare. Surface area in square meter over 10,000 square meter. Tandaan natin na ang isang hektarya ay katumbas ng 10,000 square meter. Kaya iyon ang naging variable dito sa ating denominator. Then, 40,000 meter squared or square meters is equivalent to blank hectares. So, what we are to do is to divide 40,000 meters squared to 10,000 meters squared. Hence, 4 hectares or 40,000 square meters ang ating sagot. Isa pang derived value na kailangan natin natuklasin ay ang volume. Volume is the content of a body of an object o ang nilalaman ng isang gamit. Volume is length by width by height. And the basic unit of volume is cubic meter or meter cube. A cube that is 1 meter on each side is also equal to 1,000 liters. 1 meter cube is 1,000
Eaters. Narito ang conversion table of volume. Muli ay pansinin ang name of unit, ang symbol nito, at ang katumbas na value. Narito ang isang halimbawa na ating aaralin. Calculate the volume of the block crate used in storing fruits. Meron tayong isang kahon. Ngayon, ang kahon na to ay lalagyan ng mga prutas. Ano ngayon ang magiging sukat ng laman ng mga prutas? Length is 3 meters, width is 5 meters, and height is 9 meters. Ang tatlong ito ay ang variables na gagamitin natin sa pag-compute ng ating volume. Volume is length times width times height. Therefore, 3 meters times 5 meters times 9 meters. At ang magiging sagot doon ay 135 meter cube. Nangangahulugan na ang nilalaman ng crate na ito o kahon na ito ay 135 meter cube. Now, let us convert the volume into basic unit of measure, of which is liter. 1 meter cube is equivalent to 1,000 liter. Volume in liters is equal to volume in meters in meter cube times 1,000. Then, liter is equal to 135 meter cube times 1,000. Therefore, the answer is 135,000 liters ang laman ng kahon na halimbawa natin kanina. At dyan nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Alam kong marami tayong natutunan na kapaki-pakinabang na mga bagay. Ang pagkocompute at pagtatansya ay kinakailangan para masiguro natin na sapat at tama lamang ang mga sukat ng ating gagamitin sa pagbubukid, gayon din na tama ang ating magiging kita. Gamitin natin mabuti ang mga mathematical and arithmetic concepts na natuklasan sa araw na ito. Kung kayo ay mayroong mga tanong patungkol sa aralin na ito at sa iba pang mga aralin, mag-comment kayo sa baba. Huwag kalimutan na i-like at i-share o ibahagi ang video na ito sa inyong mga kakilala at sa inyong pamilya. Ibahagi din natin sa kanila ang pagkatuto na natuklasan natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa ating aralin na ito at nawa ay magkita tayo sa susunod na video.